hapon, ang atilisa po, nandito na naman po tayo sa aking kusina. At ngayon po ay ako magluluto ng aming ulam para sa sena o sa aming hapunan. Meron po ako ditong karne. Yan. Ang tawag dito ay chuleta. Ang gagawin ko lang po, ilalagyan ko po siya ng asin. Yan. Ilalagyan ko po siya ng kunting asin. Tapos, lagyan ko rin po siya ng paminta. Parang sasasunaran ko po siya para ibababad ko siya muna. At dalagyan din po siya natin ng toyo. Siguro mga kutsaritang toyo. Ibababad ko siya muna ng ganyan. At lalagyan ko rin siya ng bawang pulbo o yung powder. Yan, itong nandito po siya, hindi siya masyadong powder, so yan. Ay! Nanigas na siya. Yan. Nanigas na siya kasi. Lagyan ko lang po siya para makaroon ako ito yung konting lasa. Tapos bababag po muna natin siya para makuha ng karne yung kanyang lasa o yung sabor ng toyo at saka ng paminta, ng konting asin. At lalagyan ko rin po siya ng suka o yung dito ay tinatawag ay vinagre de vino. So bababad lang natin siya ng konting oras para naman siguro mga kalahating oras po natin siyang ibababa dahil ito po ay luluto ko ngayon para sa aming hapunan. So babad ko muna siya ng ganyan. So ito po ang unang parte ng aming hapunan ngayon. So gagawin ko naman yung pangalawa. Gagawa po ako ngayon ng puree de patatas o yung tinatawag na mashed potato. So, ito po yung aking patatas. Babalatan ko siya. Ito yung aking gagawin. Ilalaga ko siya at ating gagawin puri. O yung mashed potato na tinatawag nila dito. Babalatan ko muna siya. Ito po siya. Mukhang hindi siya nagpo-funksyona. Gamitin natin dito ngayon ay chili. So, pagpunasan ko lang sila ito. Gamitin natin dito. So, yan po. Nalagak muna ang ating patatas. Yan na po. Kumukulo na yung ating tubig. Lapit na po maluto yung ating patatas. So, mga 15 minutes pa. Pwede na natin siyang so, ito po iprito muna natin ang ating karne. Magpaprito ko lang po siya. Ayan na po. Iprito ko na siya. Medyo alis na ito niya. At tapos kong ito ng karne. Baka naman po ibig sa yung gulay na kagawin ng salsa para sa karne. Yan naman po ang ating patatas. Nalag na po siya ng konting kamoting kahoy at saka kamoting bago. Para magkaroon ng konting lasa yung ating patatas. So, mga 5 minutes pa po. Pwede na natin siyang ayan na po, naprito na natin yung ating karne. Ngayon naman po, doon sa ating pinagluto ng karne, ay dinidig po natin ngayon, iduluto yung ating sibuyas.
Ayan, nilang ako na po yung aking bawang. Kung makikita nyo po, medyo martin siya. Pero yan po yung pinaka-karne na nasungo. Ayan, niloto lang po natin ang pancit yan. At ngayon po, ilalawak na natin yung ating pero. So, dyan po, nilotoin din lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan po, ngayon naman, ilalagay natin yung sabaw ng karne na ating pinagbabarang kanina. Ayan. Ayan, at dadagdagan po natin sa mga konting tubig. Dulutin lang po natin ang konti yung gulay sa ating salsa at atin na po siyang ilalagay sa ating mixer or ititritura na po natin siya, okay? Or sa blender kung meron po kayong blender. Ito na po yung ating nilagang patatas. Tatanggalan ko lang po siya ng tubig. At yun po sasalain para mawala yung excess na tubig niya. So, ito na yung ating puri. Lalagyan ko po siya ngayon ng margarine. Yan. Ayaw yan. Isang kutsara pa kalahati ng margarine. Ayaw yung ganag lang, ha? At lalagyan din natin siya ng gatas o yung lecho dito. Lagyan ko siya mga siguro 2-3 kutsarita ganyan para hindi naman siya masyadong malagnay. Sayang po. Tsakarin lang natin siya ganyan, malamas-lamasin sa maghalo-halo sila. Yun na po yung ating puri o yung ating mashed potato. Nilagyan ko po siya ng asin at saka ng paminta. Nilagay ko po rin siya dito sa ating kalan at ating siya dulutin sa mahinang apoy. So yun na po yung ating salsa, yung ating ginigisan ng mga gulay. Yan naman po, ilalagay ko siya sa blender at atin siyang gigiliin. So yan na po, naging salsa ng ating mga blender at ito po magiging salsa ng ating karne. So yan po ang aking karne kong salsa at ang aking mashed potato o yung puri. Yan po ang aming magiging hapunan sa araw na ito. Sana po naibigan nyo ang ating recipe ngayon. At ingat po tayo lagi. Ito po ang ating Lisa. Sana ay huwag kayo magsawang manood sa mga video ko. Maraming salamat po. Adios!